Hello guys, ano nga sa'yo? Hindi po ito DIY videos, hindi rin po ito travel videos o kaya food videos. Ito po ay aking experience sa panahon ngayon. Napakahirap na problemang nararanasan ko at ang aking pamilya. Noong April 23 po, nagkaroon po ng stroke yung tatay ko at sinugod po siya sa ospital. Ngayon po ang aking kapatid na bunso ang nandoon sa ospital. Siya po ay galing Caloocan. Nakagawa po siya ng paraan at makapunta ng Quezon City. Ngayon po ang problema po ngayon sa mga hospital na nandyan po sa Quezon City, puno po ang P Center, P Hospital, ang E Hospital at saka L Hospital. Ngayon, ang ginawa po ng aking kapatid na bunso, diniretso po siya sa F Hospital sa bandang Fairview. Ngayon po, dun po, private hospital po siya. So, kaunti lang po yung nababalitang may sakit doon. Guys, kasi nilagnat yung tatay ko. After ng stroke niya, after 1 day, nilagnat siya. So, kailangan niyang i-swab test at kailangan niyang NCOVID test. Paranoid sa nangyayari, tapos nakakausap lang nila si tatay ng telepono. Mababait naman yung mga assistant, yung mga doctor na nandoon. So, ayun, sinab siya, kinunan siya ng test result noong April 25. Ito na, ang saklap, kasi under ICU siya, 50,000 po yung, 50,000 po yung araw niya. So, 23, tapos pera po yun sa mga exam, sa mga test. So, ayan na. Nilipat siya sa isolated room. April 25 po siya pinaswab test ng NCOVE. Yeah. Sinishare ko lang to sa inyo. Tapos, swab test po siya. Usually po, ang rapid test sa NCOVE ay 4 days. Pero mas babagal po yan. Kesa ikumpara mo dito sa South Korea, ang result ng NCOVE ay only 30 minutes lang or inaantay dito sa Korea. Pero sige, let's say, matagal talaga dyan. Inabot pa sila ng sabi kasi ng hospital na F Hospital, abutin pa daw ng 10 days. Actually daw, 4 days daw dapat yun. Abutin pa daw ng 10 days. So mula ngayon, May 6 na po ngayon. Umaabot na po siya ng 11 days ngayon. Oh, to be exact. So, 11 days na po ngayon. Hanggang ngayon, wala pa pong result. Yung sinitiskan po yung tatay ko nung last Thursday. Bago po yun mag-sitiskan. Bago pala yan iniskan, lahat ng mga exam, mga result, at bago siya inadmit, magda-down ka muna ng pera. Ang ICU dyan, 50,000 per day. Ganyan po ka, mahal ang yaran. So, ito na po. Ang inaantay pa, nang napaparanoid po kasi kami, nakakausap lang nila sa telepono. Maayos naman daw at saka very okay naman daw si tatay. Pero alam nyo yung kinakabahan ka palagi kung anong kalagayan niya doon. Tapos isa pa namin yung inaalala, yung bills. Kasi nakakapag-isip ka ng matagal. Ang sabi sa amin ng hospital, ilang kayo ang pasyente? Yung staff namin infected din. Half of our staff is infected. Pero biruin mo yung 10 days, 11 days. Parang napakatagal. Nakakapag-isip ka tuloy ng hindi maganda sa ospital na pinuntahan namin. Kung gumagawa ba talaga sila ng paraan? Or
Naggagawa lang sila ng rason para ma-delay, para tumaas ang bill. Ganun pa man. Mini ako sa inyo ng prayer. Ang hirap nagkasakit. Lalo na yung mga matatanda. Mga may pamilya dyan sa Pinas. Hingi ako ng prayers. Tapos, kung sino man po yung nakakapanood nito na yung sumunod na lang po tayo. Kasi, hindi po to yung ano eh. Yung time na umangal ka ng umangal. Gawin mo, magtipid ka. Kung magtitipid ka, ingat ka hanggat sa kaya-kaya mo. Huwag kang lumabas hanggat hindi kailangan. Hindi ko to sinasabi sa inyo dahil tinatakot. Sinasabi ko to kasi based on my experience. Na ganun kamahal ngayon, ganun kahirap at kamahal ngayon magpunta sa ospital. Pumunta kami dun sa ospital na yun kasi inisip namin yung ano eh, possibilities. Inisip ng kapatid ko yung possibilities.